Hello guys, good morning. Welcome to my channel, Fish Tambayan. And ang topic natin ngayon, paano ba malalaman na ang guppy is malapit na siyang manganak? And what to do kung manganak na yung guppy? Okay? So una, malalaman natin na malapit na siyang manganak o fregi na, syempre pag malaki na yun siya ng guppy mother natin, yung mommy guppy natin, malaki na yung chan, and yung itsura ng chan niya is square, medyo nag-square na siyang pag ganun. Okay, so kapag square na yan tapos malaki na, medyo malapit na siyang manganak. Tapos dun sa puwerta niya, merong ibang strain, kulay itim na siya. Meron namang strain na namumula-mula na siya. So, ganun yung mga palatandaan. Kung malapit na siyang manganak yung guppy natin. Okay, so paano bang gagawin kapag manganak na yung guppy? Or buntis na yung guppy. Yung iba, gumagamit sila ng screen. Screen, tapos may mga butas yun, yung kulay green, yung binibili sa construction hardware. Bumili sila ng screen, tapos doon lulusot yung mga fry nila para hindi makain ng guppy, nung male and female guppy. So, isang paraan yun para hindi makain. Pangalawa, iba naman, yung mga walang work, kumbaga tutok sa pag-guppy, binabantayan lang nila yung guppy nila. Tapos, pag nanganak na yung guppy, tatanggalin nila yung male, nilipat nila sa lagayan yung male. And then, maiwan yung female for almost ilang oras lang yon, 1 hours, 2 hours. Tapos na rin manganak yung guppy. Depende sa gaano kadami yung ilalabas niya. Okay? So, pagkatapos na manganak yung female, edi ililipat mo na rin yung female sa ibang lagayan. Pero hindi mo muna pinagsasama nila yung male at female kasi sabi nila na i-stress daw yung guppy. Yung female. So, pinagpapahinga nila ng 1 week bago nila ulit i-breed. So, iba't ibang style. Meron naman, yung mga iba naman, nilalagyan ng maraming plants. So, hindi na nila hinihiwala yung male at female. Nilalagay lang nila, hinahayaan lang nila. Tapos, marami silang mga plants. So, sa plants, doon nagtatago yung mga baby guppy. Para hindi sila makain ng male and mother and father guppy. Para hindi sila makain. Doon sila nagsisiksikan sa mga plants. Kung sila nagtatago. Okay. So, yung iba naman, yung ginagawa nila, hinahayaan lang nila sa tank. Tapos, pagdating nila ng bahay, nakikita nila marami ng fry. Saka na lang nila nililipat yung fry sa ibang tank. So, iba't ibang style yan. Habang tumatagal naman kasi, makikita nyo kung anong mas magandang paraan dun sa mga sinabi ko na ways paano mag-handle ng pregnant guppy or giving birth of guppy. So, iba't iba talaga ang paraan yan. Sanayan lang kung saan ka masiyang. Yun yung gamitin mo. Currently kasi sa akin, since busy ako, hindi ko na siya kayang asikasuhin. So, ang ginagawa ko na lang is hinahayaan ko na lang yung guppy na manganak sila sa tank. Then kapag nakita ko sila na may anak na, saka ko tinatanggal yung male guppy or female guppy dun sa tank. So, naiiwan yung mga fry dun hanggang sa lumaki sila. Yan yung ginagawa ko. Or baligtad naman, ang tinatanggal ko yung fry. So, nililipat ko naman siya sa panibagong tank. So, iba't ibang style, strategy lang yan. Kung saan ka mas hiyang, saka mas nadadalian ka.
Depende kasi yan kung busy ka or hindi sa lifestyle mo. So, ganun lang kasimple. Okay? So, yun lang naman ang mga paraan pa paano mag-handle ng female friend agapi. Okay guys, so mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na lang sa channel to. Thank you. Sa next video na lang ulit tayo. Kita guys.